Welcome back. So kung first time mo manonood dito sa channel na to, I'm Niza Gueco. Itong channel na to is about freelancing. So naglalabas tayo ng videos for newbie freelancers para makapag-start sila ng freelancing from scratch. Kung interested ka mapanood yung iba sa video series na to, so ito yung freelancing mini-series. Kung interested ka mapanood yung ibang videos, tingnan mo sa description sa baba yung link ng playlist. Tapos, tingnan mo dun. Start mo dun sa umpisa. Nandun lahat ng magiging videos natin at saka yung mga past videos. Thank you! Hi! So, today pag-usapan natin yung mga hindi dapat gawin pag nakamiss ka ng deadline. So, yun. Kasi, marami yung mga freelancers ngayon na parang walang pakialam. Parang, nagkasama yung nanay ko eh. Hindi, gagawin ko muna yun. Nagkasakit ako eh. Hindi ako napasa agad. Yung anak ko eh, umiiyak eh. Kaya hindi ko napasa agad. So, yung mga bagay na to, yes, personal life natin to, at hindi siya dapat nakikisama sa freelancing life natin. Unang-una, nag-commit ka eh. As a respect doon sa client, kailangan anuman mangyari, i-reach mo yung deadline na yun. So, unless emergency ha, pero yung sinasabi mo, iiyak na iyak yung anak ko eh, sasamahan ko lang. Masakit yung ulo ko eh. Tulog lang ako. Nagpasama yung nanay ko eh, samahan ko lang. So, itong mga to, lalo kung as a starting freelancer, wala kang kay na gawin muna yun to the expense of the project na kailangan mo ipasa sa client. So, as a freelancer, sinasabi na you can parang kaya mong i-bend yung schedule work anytime you want. But, kung nagsisimula ka pa lang, hindi, i-build mo yun eh. I-build mo yung foundation mo na kaya mo nang mag-set ng boundaries eh. Kaya lang, kapag ka nga deadline siya and nag-commit ka, hindi pwedeng siya pa yung mag-adjust para sa'yo. So, kailangan sundin mo kapag nagsabi ka na, yes, isi-send ko sa date na to, isend mo sa date na yun. Kung hindi man, kung may emergency man, kung emergency pupunta kang hospital, mag-message ka na kay client agad. Huwag yung tapos na, nag-aantay na siya, diba? So, mali ito nung maraming freelancers, hindi nila pinapahalagahan yung client. Parang para sa kanila, sabihin nila, pwede naman kumarap ng ibang client pag nagalit siya. Okay lang yan, mabait naman si client. So, hindi. Pahalagahan natin yung integridad natin, yung honesty natin, at yung pagkakaroon ng iisang salita. So, kapag may deadline tayo, i-reach natin para yun yung nagpapataas ng ng tingin ng client sa Filipinos. Diba? So, maging professional tayo sa trabaho natin. So, yun. So, if ever man hindi mo ma-reach yung deadline, magpasabi ka na sa client agad. Tapos sabihin mo, extend ako ng ganito, papasa ko agad. Ito kasi yung nangyari, ganun. So, gawan mo ng paraan na, or magbigay ka ng oras kung anong oras mo siya mapapasa. If naman, na-miss mo yung deadline. So, na-miss mo na, diba? So, kunwari, nakapagsabi ko or hindi ka napapagsabi. Pero, dapat makapagsabi ka, ha? Mas better. Pero, kung hindi man, number one natin is do not make excuses. So, own up to your mistake na sorry, kasalanan ko, hindi ko naabot, hindi ko na-calculate na maayos yung time ko, or nagkaroon ako ng emergency, or yun nga, yung ganon. So, wag mo nang i-blame na parang, I mean, wag ka na mag-excuse. I-own up mo na lang yung mistake mo. Like, for example, yung katrabaho ko kasi hindi agad binigay yung o yung internet kasi namin eh. Diba? So,
wag na tayong mag ano, wag na tayong mag excuse. Own up to your mistake at saka sabihin mo na lang sa kanya, hindi mo nagagawin, di ba? Ayun na eh. So wag mo nang open yung conversation na may ano pa. So mag sorry ka na lang dahil mali mo naman talaga kahit anong gawin natin, di ba? Number two, don't ignore. So, may iba na tatakot magsabi. So, kapag lagpas na yung deadline mo, yung sinabi ko nga na dapat sinabi mo na before pa matapos yung deadline eh. So, kung hindi mo nasabi, magsabi ka ngayon. Ngayon yung deadline mo, hindi mo pa kayang ipasa. Huwag mo i-ignore yung client dahil naghihintay yan eh. Lalo yung kakabahan kung hindi ka nagpaparamdam. Kung magparamdam ka, tas magsabi ka na malilate ka or nagsorry ka, mas okay yon sa kanya kaysa yung hindi ka talaga nagpaparamdam. Parang nawala parang bula, di ba? So parang mas nakakakaba para sa client yun. Number three, don't blame. So katulad na sinabi ko kanina, huwag mo nang i-blame na parang ang hirap naman kasi nito or ito kasing katrabaho ko hindi binigay yung ano, yung internet namin wala or yung kuya ko kasi kinuha yung laptop or yung ate ko kasi nagpasama, yung anak ko kasi iyak nang iyak. So huwag ka na mag-blame. Like kasi kung nag-commit ka ng date na yon, given na lahat ng pwedeng mangyari sa buhay mo, dapat ma-reach mo pa rin yung date na yon. So don't blame. Kasi parang pangit lang din yung dating nun sa client. So, own up na lang and say sorry. So, number four, don't overpromise. So, late ka na nga eh. Huwag mo sabihin na, oh, sige, give me 1 hour para ibalik, i-send ko to. Tapos hindi mo naman pala kaya. So, bigyan mo yung kasi na-late ka na rin lang naman, nagsabi ka na rin lang naman, bigyan mo na ng allowance yung sarili mo. Huwag naman yung sobrang allowance na madedelay na talaga yung client, di ba? So, bigyan mo na ng konting allowance yung sarili mo para hindi ka sobrang tight naman at para hindi naman din maipit yung client. Number five, don't do it again. So, syempre, na-late ka na nga ngayon. So, kung ano yung reason ngayon, kunwari nag-procrastinate ka, hindi mo na-compute na maayos yung oras, ganun, or may nagpasama, or yung anak mo nag-ano, so, gawan mo na ng paraan next time para next time hindi mo na siya maulit, diba? So, kung na-late ka ngayon, nag-okay kay client, pinagbigyan ka, next submission, agahan mo, pakitang gilas ka, diba? Para makalimutan na niya yun, diba? So, yun lang naman. So, always be honest, tapos own up to your mistakes lang. Huwag na tayo mag-blame, di naman na tayo bata eh. So, at saka, kung may mangyayari man, huwag nyo i-bend yung client para mag-bend sa life nyo. Kayo muna yung mamaluktot bago mamaluktot yung client. Kasi nag-commit ka eh. Once nag-commit ka, dapat see to it na susundin mo siya. So, yun lang.